What's up mga pre, nandito tayo ngayon sa SMX Convention Center para tunghayan ang Esports and Gaming Summit, also known as ESGS 2015. So, kung makikita nyo, ang daming tao, first day pa lang yan ng ESGS, so tutunghayan natin kung ano meron sa loob. Stay tuned. So, nandito tayo ngayon sa Zeno booth at kasama ko si Mr. JD. Mr. JD, good afternoon po. Good afternoon. So, first time ko itong marinig tong Zeno. What is Zeno? Zeno, nag-start kami 2008. One of the pioneer kami sa development, game development sa Pilipinas. So, noong 2010, nirelease namin yung Patentero Playtime. Yun yung isa sa kauna-unahang Pinoy-inspired na video game. Tapos nitong 2015, nirelease namin sa Steam yung kauna-unahang survival horror game. Kami, yung Zeno Games, nag-start kami, usually puro kami services. We provide services for well-known Japanese game studio, some American and Australian. And then through time, nagde-develop kami ng sarili naming IP. And last year, 2014, yung kauna-unahang ESGS, sinocase namin yung Nightfall Escape. And then this year, nung approved na siya sa Steam, pumasok kami sa Steam Greenlight. And then ngayon, nasa early access siya on Alpha 107. So now, nag-showcase din kami ng latest sa Nightfall, yung virtual reality. Meron na kaming version for VR. And we are updating the game through time, especially sa mga upcoming na... coming years, first quarter of next year, hopefully matapos na yung Nightfall 1. So itong Nightfall, lahat ba na gumawa nito Pilipino or may halo tayong ano? Basically, simula nung I started as a founder, I started 2008, lahat Pilipino, magmula sa sounds, sa art, pati sa programming, lahat Pilipino. So basically, the idea is maging as we develop games for the for different platform, all of our games are Filipino inspired, and we make sure na magiging globally competitive ito. And kaya yung pumasok sa idea yung survival horror na pangalan Nightfall Escape. Ang mga inspiration nito yung mga Japanese well-known game. And since in-incorporate namin yung Philippine folklore, it offers yung mga creature ng Philippines like yung aswang, manananggal, and kapre, and etc. So, ito yung parang first ever na game na nag-showcase lahat ng meron sa Philippine mythical may mga Philippine mythical creature natin. So kung gusto nila malaro yung Nightfall, saan nila pwedeng kunin yan bukod sa Steam? Sa ngayon, nasa Steam siya. Hopefully next year, ito yung kauna-unahang Filipino-made game na makakapasok sa PlayStation and Xbox. Yun yung pinaka-ultimate goal namin. So sa ngayon, yung company is growing. We are setting up the company in Hong Kong for the license in Japan. Thank you Mr. JD sa maikling oras sa interview at sana matapos at maging successful yung Nightfall sa mga Pinoy gamers or sa international gamers. So sana supportahan nyo yung Nightfall Escape and of course yung Zeno Games. Marami kaming ipipicture na Filipino inspired, and as you support us, hopefully ma-penetrate natin yung global market and mas makilala rin yung culture natin bilang Pilipino. Thank you. Yan, so tapos na tayo sa Zeno booth. Let's check out the other booths here at ESGS. Okay.